iba't ibang disenyo, sari-saring materyales. Pero hindi raw pare-pareho ang proteksyong ibinibigay ng mga face mask laban sa COVID-19. Merong non-medical cloth mask na hindi raw inirerekomenda ng ilang eksperto. Habang ang face mask, yung merong valve, eh pinagbabawal na nga daw yan sa The Medical City. Nakatutok si Ray Alvin. Noong kasagsagan ng shortage ng mga medical mask, marami ang gumamit ng mga cloth mask bilang alternatibo. Hindi naglaon, nagkaroon na ng iba't ibang disenyo at iba't ibang kulay, hanggang sa naging tila fashion statement na ito. Pero sabi ng mga eksperto, hindi pa raw sapat ang ebidensya ng effectiveness ng non-medical cloth mask, kaya hindi nila inirerekomenda ang malawakang paggamit nito. Sa isang universidad sa Tokyo, Japan, inaral ang level ng protection na binibigay ng mga mask. Sinukat ang mga particles sa hangin na higit 0.3 micrometer at ang particles sa pagitan ng mask at mukha ng tao kapag suot ito. Nakitang walang naibibigay na practical protection ang mga cloth mask. May 100% leak rate daw ito dahil nakakapenetrate pa rin ang airborne particles sa tela at nakakapasok sa gap ng face mask at mukha. Bukod sa mga cloth mask, may iba't ibang klase pa ang nabibili sa merkado, gaya ng face mask na may valve. Ipinagbabawal na ito ng The Medical City. Hindi raw nito napipigil ang transmission ng virus dahil nakakalabas daw dito ang ini-exhale na hangin at droplets ng may suot. Kaya ang nirerekomenda ng World Health Organization, medical mask gaya nito. Bukod daw sa kayang protektahan ng medical mask ang mga tao mula sa impeksyon, naiiwasan din yung mga may sakit na ikalat pa ang virus. Kapag may suot na face mask, 85% ang nababawas sa chance ang mahawa sa COVID-19 base sa mga pag-aaral ayon sa Department of Health. Pero sa mga lugar na malawak ang transmission at mga sitwasyong imposibleng masunod ng isang metrong physical distancing gaya sa public transport, kung walang medical mask, mainam na magsuot kahit cloth mask para may proteksyon kahit paano. Tandaan, bago hawakan ng mask, maghugas muna o mag-sanitize ng kamay. Tiyaking wala itong damage. Isuot ito ng tama at iwasang hawakan ito. Kapag huhuba rin naman, maghugas o mag-sanitize muli ng kamay. Alisin sa bahagi ng strap nang hindi hinahawakan ang harapang bahagi. Pang single use lang ito kaya itapon agad sa basurahan. Mas mainam kung may takip ang trash bin. Tapos ay maglinis uli ng kamay. Huwag din kalimutan na hindi sapat ang mask lamang. Kailangan itong samahan ng physical distancing, cough etiquette at madalas na paghugas o pagsasanitize ng kamay. Ang mga ito lamang ang panlaban natin sa COVID-19 habang wala pang natutuklasang lunas o bakuna. Dito sa pandemyang to, behavior would be really very, very critical, no? Kung hindi magbabago ang tao ng kanilang mga nakagawian at hindi sila susunod, no? Dito sa mga bago or this new normal that we are saying, mahihirapan talaga tayo. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.